Magandang umaga, nakakapiston. Ngayon, may iba-vlog lang ako doon sa Suzuki namin na motor. Kasi matagal na nakatiwang-wang ito. Ayan o. Matagal na nakatiwang-wang. Ang sira nito ay Pulsar. Yung stator niya. Stator dito o, yung nagbibigay ng kuryente dito sa CDI. Dito sa CDI, tapos ang CDI magbibigay ng signal dito sa coil. Ang coil magbibigay ng kuryente rito sa spark plug. So ngayon, dumating na yung ano ko from Shopee. Yung binili ko sa Shopee na stator. Ngayon samahan niyo ako ngayon sa pagkakabit. Ikakabit natin ngayon ito. Yung bago. Oh, from Suzuki. From Suzuki siya. Ayan o. Ginawa yun naman. Tingnan mo yung kulay niya. Ito yung bago. Ito yung bago niya. Tapos ito yung luma. Nakakabit pa. Babaklasin ko pa. Tingnan mo, sunog na. Iba na yung kulay o. Magkaiba na siya ng kulay. Buti na lang. Pinahirapan ako ng motor na to eh. Kasi ayaw magbigay ng kuryente rin sa spark plug niya. Sabi ko, ano kaya ang sira nito? Pero pag tinetester ko naman dito, okay naman. Pero hindi ganoon ang proseso ng pagtetester ng Pulsar sa kayon coil niya eh. Pagka tinester mo to, ganoon pa rin ang continuity niya. May nakita akong vlog dati na maski sunugin mo daw to, ganun pa rin ang ano niya, continuity. Tinester ko naman. Pero sa tagal-tagal na nito, siguro mga 2008 years na rin to ng motor na to. Eh bumababa ang ano niya. Ang pagtinester mo, bumababa sa ang ohms niya. Kaya ngayon, itetesting natin, ikakabit ko lang muna to tapos ikabit ko dun sa motor. Testingin natin kung ano mangyayari or aandar ba kasi ano ba itong mga to, galing to sa Shopee pero ang nagpadala is JNT. Shout out sa mga taga JNT dyan, maraming salamat kasi nag order ako dun sa Suzuki dun sa amin, dun sa Ipil, hindi pa dumarating, ang tagal daw 2 months, pero nakakita ko sa Shopee, binili ko kaagad, dalawa na lang yun nandun sa ano. Buti na lang dumating na. Remote, after 3 days lang dumating na kaagad. So, ikabit natin ngayon to. Samahan nyo ako sa pagkakabit. Yan, binabaklas ko pa. Mahirap din baklasin pag wala kang gamit. Shoutout nga pala sa nagbigay na itong alin ko na to, taga Manila, yung pogi kong kapatid dyan. Yung may BRB na laging na aksidente sasakyan. You know. So ito, baklasan siguro to. Yung motor namin to na GD110 ha. GD110, pesa out na tong motor na to. Hindi na naglabas ang Suzuki ng ganito eh. Hindi siguro mabenta sa kanila. Ewan ko lang kung bakit. Oh, ganyan lang pala yan oh. Babaklasin. So teka lang ha, may wala na kasing tagahawak ng camera. I-update ko kayo pag akong nakabit ko na. Baklas ko na. Mahirap din ba lang baklasin to? Oh, nabaklas na. Oh. Tingnan mo naman ang kulay niya. Paras na pares naman sila. Oh. Kaya lang magkaiba na talaga ang kulay. Pares ng gawa, oh. Iba na ang kulay niya talaga. Oh, ayan, oh. Pares na parehas na nabili ko. Salamat naman at okay naman yun. Nagbilihan ko na ito. Oh. Pares naman. Diba? Salamat naman. So ngayon, kakabit ko na.
Nako, dapat ito malagyan to ng ano. Kasi may pandikit sila oh. Bibili muna ako ng gasket. Kasi pag hindi mo ito nilagyan ng gasket, tatagas dito. Ayun, may gasket nga siya oh. Nilagyan ng suvi ang gasket oh. Bibili ako ng gasket, all-purpose gasket. Ayan o. Kaya kanina, hirap na hirap akong baklasin kanina to eh. Para hindi tumagas. Dapat to hindi muna sira kasi dapat hindi ako nakabili ng gasket din dito. Bulit na yun dito. Sana, anahan ko na lang mamaya. Discardihan ko na lang siya mamaya. Nagluluto pa si Ate Bibi. Ikabit ko na lang muna itong palser. Ito ang palser, itong stator. Ganyan yan eh. Kaya lang dapat ito dumaan sa ilalim ito eh. Dumaan sa ilalim. First time ko magkabit ng ganito. Hindi ko kasi ito pinapagawa sa iba, itong motor namin. Ako lang talaga gumagawa ng ito. So bibili muna ako ng ano ng gasket para magasketan ko to. All purpose gasket, 'yun para siyang Colgate. So i-update ko kayo mamaya pag nakabili. Ito, nakabili na ako, guys. Ito ang gagamitin ko. All purpose gasket. Magandang klase to eh. Gawa to ng Maxbound. Yata. You know? Gawa pa rin pala sa atin to eh. Yan. Dito ko ilalagay. Lagyan natin. Yun o, salpak na salpak. Sakto yung nabili ko eh. Galing talaga nung nagbenta na ito eh. Shout out sa nagbenta. Yun o. Todas na to. Kaso ba't umaatras to? So kakabit ko na to ngayon. Todas na yan. Ilagay kasi magagamit pa yan sa iba. So check natin kung mahigpit na.
Fit na. Ibitan na natin ng konti. Dapat 'to ginagamitan 'to ng torque trains para may sukat 'yun ano niya, 'yung higpit niya kasi pag mahigpit masyado, malo-lost thread 'yun ano. Bibili ka naman ng housing. Saan ka makakabili nito? Phase out na 'to. Itong motor na 'to. Pero siguro marami na din naman piyesa 'to. Hindi na din naman gagawa ang Suzuki kung okay na, gabit ko na. Oil pa pala, hindi pa pala ako nakakabili ng oil. Ba't kulang ito? Kulang yung trio na ito. Parang kulang to ah. Saan yung trio na itong isa? Kailangan linisin mo bago mo ikabit kasi matagal to na i-stop eh. Siguro mga 2 buwan din to nang ganito nakatiwangwang. Ito nakatiwangwang dapat bugahan pa to ng hangin, bubugahan ko ng hangin, may hangin naman ako dyan eh. Wala akong makina pang ano eh, manual lang yung mga pang pihit-pihit ko eh. Alam yung mga tulim yun niya. Ngayon, ikabit natin yung filter. So ikabit ko pa rin yung luma kasi hindi ako nakabili ng ano eh, naka-ano na ito eh. Magpapa-change oil naman ako sa susunod. Or bili na lang kaya ako. Bibili na lang ako. Luma na 'to eh. Bibili muna ako ah. Dito muna kayo, guys. Bili na ako, Castrol. Kung ano na lang bili ko, basta oil. Basta gumana 'to. Tapos ito, syempre, genuine 'to, Thailand.
susuki talaga. Ito yung luma. Ay, nako. Ito yung luma. Siyempre, hindi ko nagagamitin to. Tago lang natin yan kasi walang pera, pero yung ibalik yan. Ito yung bago ko. Di ba? Tapos ikakabit na natin ngayon. Siyempre, bago mo ikabit, linisin mo muna. Ito lang ang gusto ko sa Suzuki. Yung ibang motor, wala yung filter. Ito may filter to eh. Siyempre, huwag mong kakalimutan to. Ikabit. Malaking bagay ito yung sa filter niya. Meron yan, ano, oil ring. Yan o, dun o. Yan o. Butas. Yan. Kailangan ilagay mo yan oil ring sa loob. Pag wala yan, nawala yan, pag nagpapalit ka ng filter, malaking bagay yan. Kailangan maikabit mo yan. Tapos ito. Ito na siya. Linisin mo siyang ganyan. Ha? Tapos bugahan mo ng hangin. Kailangan pag may... Hindi ako mekaniko ha mga guys. Nakikita ko rin to sa mga ano gumagawa ng motor. Kasi mahal din magpagawa ng ganito sa diyan eh, sa labas. Tapos isang buga pa ulit. Saka mo ngayon ikakabit. Meron yan, baka mabaliktad yan. Para sa halos parehas lang ang ano niya, no? May ganyan yan, no? Kailangan, nakita mo yan mga tama ng bato. Sa labas yan, siyempre. Oh, yan, no? Tapos yung turin niya. Shit naman, dumi naman ang turin. Ang dumi naman ang turin niya ito, no? Bawat magkabit ka ng turin, linisan mo kasi yung tread niya, baka may buhangin, masisira yung tread na itong makina pag kinabit mo. Kailangan bago mo ikabit, malinis talaga yung tread. Yan. Minsan yung mga mekaniko dyan sa labas, hindi yan nililinisan. Basta maisalpak lang nila, okay na yan. Tapos isprayan mo siya ulit. O, oh, hindi ba? Para... Dobri talaga. Hindi papasok talaga yun, ano? Tapos yung mga tornilyo na ito, kailangan higpitan mo ng hindi lang manual. For example, yan. Ima-manual ko na kamay-kamay lang. Huwag. Masisira kasi ang thread niyan. Kailangan gamitan mo siya ng ganito, torque wrench. Yan o. Yan. Pagka tumulog na siyang ganyan, yan. Yan. Pwede na yan. Tumunog na.
Ayan, tumunog na. Pag tumunog na, huwag pipilitin na ano, pupwersahin kasi malilost thread yan. Pag nalost thread yan, sayang yung ano mo. Uy. Sayang yung makina mo, malilost thread, wala ka na. Magpapalik ka ng malaking turilyo ngayon. Be careful ka sa mga pagpipihit ng turilyo. Ah, okay na yan. Madilim lang dito sa pinagagawahan ko eh. Okay na, nandito na. Naparusot ko na yung tornilyo. Tapos ibalik natin to dito. Ay, oh shit. Parang okay naman pala. Okay naman ang nabili ko eh. Tapos yak ang dumi. Ang dumi na ito. Gasan ko muna to ha. I-cheers na itong motor na to. Pero ngayon ko lang ito nalinis. Yeah. At least nalinis naman siya. Oh. Konting ay yung butas. Para magandang swabing-swabing pasok talaga. Lagyan mo ng oil. Para swabing-swabing yung pasok. Kung walang oil, durahan mo siya. Okay, lang naman yan eh. Oh. Oh, ah. Diba? Inis na kagad oh. Sana walang ano. Ano ba to? Yun oh. Ganyan lang pala yan oh. Oh, yun oh. Ganito lang pala to. Best time kung mekanik ko eh. Yung cambio na ikabit natin. Salapak ko na siya eh. Mahirap din mag-mekaniko eh. Meron tong ano eh. Tinglak mo. Tapos, ito na. May palatandaan yan ako eh. Yung nalagyan ko ng pentel pen na ako ito binaklas. Ayan. Tama ba? Hindi. Bulutin ko. Lihis. Lihis pa rin. Yon. Yan ang dapat talaga. Tapos meron tong bolt eh. Yan. Kaya nga ba nagbaklas ka ng makina, alam mo rin ibalik. Diba? Yan lang yan eh.
naman neutral ah. Ayun. Tapos tingnan mo, pakinggan mo pag akong pakinggan mo siya, baka may sabit yung pulser. Wala din yung binili mo. Biruin mo, 1,500 yata yun. Binayaran ko doon sa Lazada. Okay. Yes. Ah. Mahirap din maging makaniko. Dapat pinagawa ko na lang doon sa kaya lang sa shop eh. Shop ng motor. Kaya lang, pag pinagawa ko din naman doon, matitinggayan doon pag walang pyesa. Dito ko na lang gawin sa bahay. At least, kabisado ko pa yung mga tornilyo. Oops. Bago mo nga pala ito buksan, itong oil niya kasi maraming alikabok sa paligid. Yan o. Spray muna ngayon. Para hindi pumasok sa loob yung alikabok. Saka mo ngayon buksan. Buksan mo natin itong oil. Ito yung oil na binigay sa akin ng Castrol Go. Bahala na kung maganda ba ito o hindi. Tumakbo. Importante sa akin basta tumakbo eh. Wala na akong ano ko dyan sa mga oil kung maganda o hindi. Importante tumakbo itong motor. So I hope na sana walang tagas yung ginawa ko kanina. Walang oil yan, oh. Tama na ba? Okay na ba yung ano ko? Ginagawa ko? Uy. Anak ng teteng. Hindi pa pumasok sa... So, umubusin ngayon to kasi itong motor 900 ml lang yan. Ito 1 liter to eh. So may sukat yan dito. Dito. So hanggang dito lang siguro yan. Nga. Konti pa. Umuubusin kasi 900 ml lang ang kailangan ilangis mo dyan sa ano. Makina. Huwag sa sobra. Pangit din ang sobra. You know? Sa yung trap ko. Saka mo ngayon ano man? Lagay na. So next, anong ni-next ko ngayon? Tangke. Itong tangke na naman. Tama ba? Ginagawa ko? Tangke na ba? Tangke na nga. So ito na, ikabit ko na to eh. Na naka-stack siya rito. Tapos yung paligid niyan dumi. Sorry ah sa mga ano. Wag niyo naman akong i-bus yung mga yung working area ko madumi. What? Nangyari dito? Ah. Uy. Ito. Open pala yun. Gasolina pa pala yun. Nabutas na rin to dati. Siyempre, ilang taon na rin tong motor na to. Hindi ba naman mabubutas yung tangke sa kabiyahe na ito eh. Di ba? Kailangan pumasok yan doon sa butas. Yun oh. Pasok na. Diba? Tapos meron ditong goma yan. Ano?
Tapos ito yung premium niya. Madali lang din mag-ayos ng motor eh. Lang. Ay. Tama tong ginagawa ko. Tama naman siguro. Kaso bibili pa ako ng gasolina, walang gasolina to eh. Ay. Ito nga palang carburetor ko, bago to, hindi ko na ito na-i-vlog nung binaklas ko to eh. Binili ko to sa Caloocan nung pumunta ako sa Manila. Pinali ko may gasolina nga to. Kung tutulong siya. Meron. May gasolina. Ano? May gasolina naman eh. Yun. May gasolina siya. Tingnan natin, patuloy nga natin dito. Kailangan tutulo yan. Ayun, tumulo na. Nako, bitin yung gasolina ko. Kailangan kong bumili ng gasolina. Kailangan kong bumili ng gasolina. Testing nga muna natin kung tatakbo. Wala na akong ano, no? Regulator niya, okay na. So ayan guys, buo na siya. Muna na ikabit ko na lahat. So testing na natin. Na-testing ko na to, tumakbo na to. So yung battery niya hindi pa original, bibilihan ko pa ng battery yan. Kasi yung battery niya hanggang dito yan eh. 4L lang nakalagay, pang XRM to eh, dun sa yung isang namin motor sa Dipolog. Kinuha ko lang kasi bumili ako ng 4L para dun sa XRM. Sa Bravo pala, Honda Bravo. Ang battery talaga nitong Suzuki hanggang dito yan eh, 5L, mataas. So te-testingin ko. Ay, nako, hirap gumawa ng motor. Magastos. Yun oh. Oh. Tumakbo na. Oh. Nga. Minit na mamaya. Tumakbo na siya. Yun, namamatay. Pero at least tumakbo na guys. Ditadyak lang yan eh. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Maski walang kwenta yung mga video ko, itong video na to. So God bless you. Maraming salamat. Bye bye.